Tulad ng inaasahan, nakuha ng Team USA ang gold medal sa Olympics nang tinalo nila ang France. Napaiyak pa nga si Victor Wembanyama dahil gusto rin niyang manalo. Pero marami pa naman pagkakataon para kay Wemby. Bata pa siya. Si Steph, sinabi ni Anthony Edwards, parang nagpakita lang sa team nung nakaraang tatlong araw. Dahil yun ang best game ni Steph sa Olympics. Nangyari na ng gold medal round since Serbia. Halos si Steph yung kumamada sa last 2 games ng Team USA. Versus France, meron siyang 24 points, 5 assists at 8 3-point shot. Nakuha ni Steph yung kulang sa basketball career niya. Meron na siyang MVP, championship, finals MVP, World Cup gold at ngayon naman yung gold medal ng Olympics. Kung matatandaan noong 2022 na nag-champion siya, ang sinabi niya nung comment, "What they gonna say now?" Yung iba mga analyst meron agad na sabi na wala ka pang Olympics gold medal. Agad naman nun sinabi ni Steph na sasali agad siya sa Team USA. Kaya nakuha niya yun ngayon. Si Anthony Edwards naman intense sa game na meron siyang 8 points at 2 3-point shot. Tinrush talk niya pa si Rudy Gobert noong first quarter na makapasok siya ng 3-point shot. Parang ginawa ni Luka dati. Magkaiba sila ng team ngayon ng Olympics. Nakakalimutan ata ni Edwards na ka-teammate niya si Gobert sa Minnesota. So wala na si Kyle Anderson doon at baka siya naman yung masapak ni Tito Rudy. Si Jason Tatum naman nakalaro ng 11 minutes versus France pero iba yung epekto sa kanya ngayong Olympics dahil nga sa issue ng pagkakabangko sa kanya. Pero sinabi ni Tatum, next 2028, hindi yun makakaapekto para sumali ulit siya sa Team USA. Kasama ni Tatum si Derek White at si Holiday, silang tatlo ang nanalo ng NBA Championship at gold medal sa parehong taon. Iilang players lang ang nakagawa nun sa NBA. Pero si Holiday, dalawang beses niyang ginawa yon. Noong 2021, nag-champion siya sa Bucks. Si Holiday din naging member ng 2020 Olympics kung kailan ginanap naman noong 2021. Inilipat yun ng taon dahil sa pandemic. Tulad pa rin ng dati, hindi pa rin nauubusan ng record sa NBA dahil si Tatum ang ikatlong player behind LeBron at Jordan ang mga players na naging All-NBA First Team at nanalo ng championship na may kasama pang gold medal sa parehong taon. Naisingit pa talaga ng Boston Celtics yung record para kay Tatum. Samantalang si Haliburton naman kahit hindi nakapaglaro sa last 2 games ng Team USA, chill-chill lang. Nag-post pa nga ng joke na wala siyang ginawa sa group project, nakakuha pa siya ng A. At least may gold medal si Haliburton, hindi pa pagod. Saka bata pa naman siya, may mga susunod na pagkakataon pa. Si Kevin Durant naman ang unang player ng Team USA na merong 4 na gold medal. Siya din ang all-time leading scorer ng team. So sinabi ni KD after niyang manalo ng ika-4 na medal ay titingnan niya pa or susubukan na maglaro para sa 2028 Olympics. Gaganapin yon sa Los Angeles. Si Kevin Durant ng time na yon ay 38 or 39 years old na. Kung si Steph naman pagdating noon 40 years old na at malamang retire na rin. Si Kevin Durant may chance pa noon na makalaro kung wala siyang injury, kung gugustuhin niya pa, or kaya hindi pa siya retire ng NBA. Kung sakali namang hindi sasali si KD sa 2028, ang pwede namang humabol sa record niya na merong 4 na gold medal ay sina Tatum at Booker dahil meron silang tig 2 medal na papatak din ng 31 at 35 years old para sa next 2 Olympics. Si LeBron naman, ito na siguro yung last time niyang maglalaro sa Team USA pero nagpabaon pa si Yabusele ng poster dunk sa kanya. 3 gold medal at 1 bronze sa karir ni LeBron. 20 years ago ang unang beses na sumali siya ng Olympics noong 2004. Ngayon naman 2024 ang huli at 5 straight na gold medal mula noon na nakuha ng Team USA at dominant pa.